ng konti. So, bukod sa pacing, mashing, and spinning, importante sa pag-ahon sa mga uphill, yung sitting position. Pinaka-efficient na position sa pag-ahon is yung nakaupo ka sa bike. Tapos yung height ng saddle mo, napaka-crucial yan. Siyempre kailangan nasa magandang position ka. Although, yung iba, pumipidal sila ng nakatayo kapag may short and steep na climb para yung upper body nila nasa unahan, hindi umaangat-angat yung fork nila. Good morning! Isa pang importanteng tip pag umaahon, kung may lock out yung fork mo, maganda ilock mo siya. Kasi pag hindi nakalock yung fork, may tendency mag-bounce ka pa eh. Tapos yung dumping nung suspension mo sa harap, ina-absorb niya yung ibang force ng pagpedal mo na dapat napupunta sa lakas ng pagpedal. So, ina-advise nila na kung hindi ka naka-rigid fork, pero may lockout ang fork mo, pinakamaganda doon i-lockout mo siya para nape-prevent mo yung unnecessary movement or dumping nung front suspension mo o nung tinidor. Okay, medyo mahaba yung akyatin natin dito. Ito yung part na papunta ng Murong Bataan, sa loob ng Subic Bay Freeport, na puro ahon, mga around 9 kilometers plus na ahon. Isang importanteng tip pa pala pag umaahon tayo, mga kapadyak. Una, kung bago-bago ka lang umaahon, kung may hiya magpahinga, lalo na sa akyatin na to, which is around 9 or 10 kilometers na puro paakyat. Siyempre, ina-expect mo naman, dahil bago-bago ka palang pumapadyak, na sigurado yun, magpapahinga ka. So, hindi tayo dapat mahiya doon. Kesa naman pilitin natin yung sarili natin, tapos kung mapaano pa tayo, mapapahamak lang tayo, diba? So, yun ang isang tip ko sa inyo. Sabi nga nila rest if you must. Isa pang tip, mga kapadyak, dapat controlled breathing. Hindi pwedeng gumagano tayo pag umaahon. Kasi una, lalo tayong kakapusin sa hangin. And syempre, may tendency na ma-reach mo yung maximum heart rate mo sa mas maagang panahon. Burned out ka. So, kailangan magpahinga ka nun. So, importante yung controlled breathing. Sabi nung iba, mag-exhale ka sa ilong, pero try mo rin mag-inhale sa ilong. And maintain mo nakasara yung bibig mo every now and then, para na ma-maximize, saka na ako conserve mo yung oxygen, oxygen intake. Tulad nga na banggit ko kanina, napaka importante ng proper gearing sa lalo na sa pag-ahon. Pero alam nyo ba na yung tamang kombinasyon ng gears, kahit na may basic guides tayo, kayo lang din ang nakakaalam kung ano yung tamang timpla ng gear kapag umaahon ka. Sabi nga nila, ikaw ang maghahanap ng sweet spot mo sa kombinasyon ng gears. Yun yung pakiramdam mo, hindi siya sobrang bigat ipedal, pero hindi naman siya sobrang gaang, nahihingalin ka na, kakaspin. So tamang may karga siya ng weight, yung pedal mo, pero nabubuo mo yung 360 degrees turn nung chainring mo o nung plato. Kahit sabi nila, kahit gaano pa kabagal
ang pag-ikot ng chainring mo, ang importante doon kapadyak, nabubuo mo yung bilog niya. Habang nabubuo mo yung bilog niya, mas nakakatiyak tayo na maiaahon mo yung bisikleta mo. Okay? So kahit gaano pa kabagal, ang importante kapadyak, umaahon tayo. Whew! So napahinto lang kami dito sa huling akyat, mga kapadyak. Kasi yung isang kasama natin, napatidan ng kadena. So yan yung importance nung kumpleto ka ng gamit pagka may ride, whether long ride o short ride. So buti na lang may dala akong chain breaker. So kailangan nilang magbuwas ng chain para may salpak. So nasa huling stretch na tayo. Tapos yan, either ocean adventure or kain muna tayo ng pancit canton. So yun lang yung mga tips natin sa pag-ahon. So kung di pa kayo nagsusubscribe, subscribe na kayo. Tapos comment kayo para kung gusto nyo mag-suggest ng next topic natin sa susunod na vlog. So yun lang, hanggang sa susunod na episode ng Helmet Juice. Itakitsa lang po tayo sa kalsada. Ingat po sa mga rides. Magbike lang po na magbike, kasi habang marami nagbabike, dumadami rin ang helmet juice.